dalawang kilo. Hindi lang. Laki. Si Boy Pana, extraordinary superhuman. Kung bakit, panoorin po natin ito. Malawak ang karagatan. Mahirap balikan ang isang bagay, lalo na't kung wala kang palatandaan. Pero ibahin ito si Boy Pana. Hindi siya gumagamit ng anumang gadget o place locator o GPS o kung ano pa man ang tawag natin. Wala siyang ibang ginagamit kundi ang mga bundok, palatandaan mula sa bundok. Hindi man siya pinalad sa pag-aaral, pero hindi matatawaran ang biyayang galing sa Diyos na ipinagkaloob sa kanya, isang talent na mahirap pantayan. Ang aming pupuntahan na kanyang paghuhulihan ng isda ay kung tawagin niya ay pual. Ito ay mga pinagsama-samang kahoy, gulong na iniwan niya sa gitna ng karagatan upang pamahayan ng malalaking isda. Ang ilan dito ay may maliit na palutang pero ang karamihan nakalubog sa dagat at nababalikan niya ito sa tanging palatandaan sa mga bundok. Tumitingin siya sa mga tanda. Ito ang isang itsura ng kanyang pual. Kitang-kita natin nakalubog ng halos isa o dalawang dangkal sa tubig. Pero kanyang nababalikan. Ang kanyang sekreto, naka-drawing. Wala man siyang gadget pero dinodrawing niya sa abot ng kanyang makakaya sa mga kalendaryo. Ang kanyang pual na itinanim sa karagatan ay mahigit 100. Ganon siya katindi. Lahat yun nababalikan niya at nahuhulihan niya ng isda. Siya po si Boy Pana, isang kakaibang mangingisda. Superhuman. Sentro. Basta inihinto niya ang bangka, sentro sa kanyang pual. Pero hindi lahat ng pual ay may lamang isda. Kasi kadalasan, nadadala rin ito ng mga basnig at iba pang may ilaw at sila ang nakakahuli sa mga pual. Pero sa dami ng pual ni Pana, mahirap siyang masiro. Oh, laki! Lapu-lapong malaki ang nahuli ni Boy Pana. Oh, mga 2 kilo. Hindi lang. Laki. Tasha, tangigit yun ay? Tangigit, babo? Wait mo natin sa mga 1 kilo. Yung mga butas. Hindi lang 2 kilo yata yan eh. No? Dalawa. Baba. Laki oh. Sukatin natin ang paa mula sa dulo ng buntot hanggang sa dulo, mahigit 2 paa. Titira si Boy Pana ng mano-mano, hindi niya gagamitan ng kompresor. Tingnan natin kung kaya niyang tamaan o habulin yung mga isda sa ilalim. Mano-mano. Ayun na siya sa ilalim. Abangan natin ang kanyang paglutang. Sa pool. Lapu-lapo na naman. Yan. Buhay na buhay.
mano po ang ginamit, hindi siya gumamit ng compressor. Pero walang kawala. Mano-mano ulit ang gagamitin. Lulubog ulit si Boy Pana. Katulad nung kanina, isang hugot ng buntong hininga, sabay lubog. Ayun na siya. Hindi natin ika-cut kasi hindi naman tatagal ng ano yan, walang dalang compressor, lulutang agad yan. Kabitaw! Yun, lapo-lapo ulit. Natuyo, ano, natuyo na yung kamay mo. Galing yan sa dagat. Lapu-lapu at saka ano na nga ito? Bajang? Bayang. Bayang. Bayang at saka lapu-lapu. Tatlong lapu-lapu. Itong dalawang bayang, siyempre for the boys. Itong tatlong lapu-lapu pang pamilya. Okay. Luluto na po tayo ng pananghalian at ating iihawin ng ating ulam at pulutan for the boys. Ito pong dalawang piraso ng bayang. At kanina kung napansin nyo yung malaking lapu-lapu, siguro mahigit 2 kilo yon, lagpas ng 2 paa ako naibigay sa isang kaibigan, pero yung isang kaibigan nag-abot ng 200. Sabi nung aking kumpare, si Boy Pana, sabi niya, okay na to pre, wag na natin ibenta, pang ulam na lang to lahat, dahil may 200 na tayo. Yung ganun kalaki, 200 ang inabot sa kanya. Ganun kabait si Boy Pana, the best. Tapos ibinigay na niya pang uwi na lang daw yung 3 piraso para sa pamilya. Kaya pinagpapala at lalong marami pang mahuhuli sa mga susunod. Ganun po ang diskarte sa buhay, simpleng buhay lang. Ito ang dahilan kung bakit ko tinawag na superhuman si Boy Pana. Kasi all out kung magbigay. Basta may panggasolina lang siya, yung natira, ibinigay na niya sa akin. Inuwi ko sa aming pamilya at nakatikim ang aming buong pamilya na paligayan ni Boy Pana. Maraming salamat po, pagpalain ka Boy Pana. Shout out po kay The Cooking Nars Ideas. Ganon din po kay ang Channel AZ. Ito po yung inihaw. Kain tayo.